Kung kayo ay pupunta sa Maynila at nais nyo ng ebidensya na kayo ay nanggaling dito, ay magpapakuha kayo ng larawan dito sa Rizal Monument. Ito po ang pinaka-landmark natin ng Pilipinas sa mundo. Ito ang pinakasikat nating mohon o bantayog. Ito po isang national cultural treasure, isang national historical landmark. Ito po ay gumugunita sa pagkabayani ni God Dr. Jose Rizal na sinasabi ng iba na naging national hero natin dahil sa mga Amerikano. Well, hindi po totoo yun sapagkat mahal na ng mga Pilipino si Jose Rizal bago pa sila dumating. Subalit, nang sila ay dumating, ginamit nila si Jose Rizal para sa kanilang mga interes. Kaya naman, sila po nagpa-contest ng disenyo para sa pambansang monumento kay Jose Rizal. Ang mga entries po ay dumating mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nanalo po ang isang Italiano, subalit hindi natapos ang kanyang obra. Ito po ay binigay sa second place winner na mula sa Switzerland, si Dr. Richard Kiesling. At ito pong monumentong ito ay nanggaling pahot ginawa sa Switzerland, kaya marahil siya ay naka-overcoat. Nakakatuwang isipin na yan po ay sinakay sa barko, dinala dito sa Maynila. Ang pagbabayad po ng monumentong ito ay tinustusan ng mamamayang Pilipino. Ito po yung regalo ng Pilipino sa kanilang tinuturing na pinakadakilang bayani at isa sa mga ama ng kanilang bansa. Noong December 30, 1912, sa pook na ito, inilibing ang mga buto ni God Dr. Jose Rizal. Isang taon nang lilipas, itatayo dito ang monumento ni Jose Rizal. Ang monumento po ni Jose Rizal ay mayroon po kanyang rebulto na gawa sa bronze at mayroon pong obelisk na mayroong tatlong between na nagpapakita po ng tatlong pagkakahati ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakapaligid po sa monumento ang mga rebulto na kumakatawan sa La Madre Pilipina o ang Inang Bayan, sa edukasyon at sa pag-unlad o progreso. Ang bantayog po na ito ay kayamanan ng ating bansa at ito po ang sentro ng Rizal Park, Luneta. At ito rin po ang puso ng ating bansa.